Hello guys, magandang hapon sa lahat. Dahil magandang hapon, may magandang balita din tayo sa topic ngayon. Ang topic natin ngayon, syempre, yung hinihintay ng lahat, ang maling pag-ibig para kay ex-African lovebirds. So, may balita na tayo doon sa African lovebirds na pinaresan ng parakeet. Yung mga ina-upload namin, kung hindi nyo pa napapanood yung mga video na yon, pwede nyo balikan. Marami dyan, apat na part na yon. So ayun na nga, no? Yung binigay sa ating video ng may-ari ng African lovebirds at parakeets ay walang spoiler ngayon. So mag-intro na muna tayo. Okay, bago muna tayo tumutok sa mismong topic natin, meron lang akong gustong i-share sa inyo. So, may tatlong question lang akong sasagutin na gusto kong i-share sa inyo. Tapos, itakil natin yung mismong topic natin, yung about sa maling pag-ibig. So, unang tanong muna tayo. Yung unang tanong, may isang perko na Alves Fisher, tapos yung hen nasa nest box. Tapos ayaw niya papasukin yung cup. Meron din akong pair na ganyan, na tipong ayaw papasukin ng hen yung cup sa umaga tapos sa gabi. Bali yung cup ay magdamag na sa labas. So, pares naman yon yung sa akin. Pares naman sila, nagsusubuan, nagkukutuhan, tapos walang away, walang nagsusugatan, walang nagtutukaan, walang nag-aaway, walang nagkakagatan, ganun. So, para sa akin kasi, normal na yun na ganun yung ginagawa ng hen sa cock. Sa unang, siguro sa unang buwan, ganun sila. Normal na yun para sa kanila, tapos para sa akin, naiintindihan ko na yung ganung ugali ng hen. Para lang sa akin to, may gusto lang ayusin yung hen or parang gusto lang mag-adjust or nag-a-adjust yung hen na dahil gusto niya lang munang solohin yung nest box or gusto niya lang may ayusin, ganun. Para sa akin, normal lang yon. Pero kung sa inyo, kapag naiilang na kayo, parang nag-overthink na kayo, bakit ganito yung mga alaga ko, ganyan, pwede nyo namang ihiwalay. Parang alisin nyo muna yung pair nyo, ilagay nyo sa walang nest box o kaya isarado nyo muna yung nest box, lagyan nyo muna ng harang para magkaroon sila ng time na magsama sa labas ng sa may cage, sa loob ng cage, para kapag tinanggal mo na yung harang doon sa nest box ay baka may chance nang pumasok na rin yung cock. Basta okay lang yun para sa akin. Kaya kung meron kayong cock na ayaw papasukin ng hen sa nest box, kalmahan lang natin kasi normal lang yan. Ganyan talaga mga ibang ibon, mga ibang pares. Basta walang tukaan or away, okay na yun. Goods na yun. Okay? So, yung pangalawang tanong naman, paano po ba paghiwalayin ang pares na both hen? Well, madali lang to. Kailangan nyo lang silang baklasin. Simple as that. Mas okay kung magkaibang kulungan sila. At yung tipong hindi sila magkakakitaan, yung ganun ba? Tulad nung sa akin kasi, meron akong dalawang hen na nagpares. So, same hen sila nagpapares. So, hiniwalay ko sila. Ayun nga yung gumawa ako ng DIY na flight cage. So, may in-upload ako na DIY flight cage. Pwede nyo panoorin yun. Tapos, ayun nga, binukod ko yung isa doon sa same hen na nagpares. Tapos, yung cock din. Meron din akong pares na dalawang cock. Nagpare sila. So, hiniwalay ko rin yung isa. Nilagay ko doon sa DIY flight cage na nagawa ko. Effective naman yung ginawa kong DIY flight cage kasi nabukod ko yung pumapare sa parehas nilang gender. So, yung nakaraang upload natin, nakita nyo na yung pagkatapos kong gawin yung flight cage, yung DIY flight cage, meron ng laman na ibon, ayun yung pumapares doon sa kasame gender nila.
Tapos yung nasa flight cage naman, yung kahoy na flight cage na gawa ko, pumapares na yung pumapares sa same hen. Tapos sa same cock, pumares na. Tapos nabukod ko na sila kinabukasan. Tapos yung nasa DIY cage ko naman, binalik ko na sila doon sa kahoy na flight cage. So okay na lahat, settled na lahat. Tapos nilagay ko na yung hand feed doon sa DIY flight cage. So makikita nyo na nakatambay siya doon sa bag, sa maliit na ano, na nest box na pang na finch, na pang finch, ayun. So effective 'yun, guys. Try niyo nang gumawa na rin ng DIY cage na screen lang ang gamit. Effective 'yun para kapag may ibubukod kayo na alam nyong hindi pumapara sa iba. So itong pangatlong tanong, karamihan ba talaga na mas malaki ang hen kaysa sa cock? Kung ako lang ang tatanungin, oo, kasi naniniwala ako na ang cock ay maliit or medyo payatot, ganun. Tapos yung hen naman ay malaki or malapad. Doon kasi ako nagbabase ng gender bukod sa pelvic bone or sa ano, sa behavior. So sa size bumabase din ako. Meron kasi akong ano, cock na ang liit talaga niya. Tipong pag dumikit yung ano, yung hen sa kanya, manliliit ka talaga doon sa cock. Tapos meron din akong mga hen na big size. Yung tipong akala mo napakagandang mutation pero malaki lang talaga siya. So ayun, may mga ganong ibon talaga. Tapos may iba din ako ditong ibon na cock and hen na magka-size. Dahil para sa akin, hindi pa sila gaano ka-develop yung katawan nila. Hindi pa ganun nagmamature yung katawan nila. So, panigurado kapag nagtagal tong mga ibon na to sa akin, yung cock and hen na nasa flight cage, medyo lalapad pa sila or medyo ninipis sila, kung ganun. So, ayun. Pwede rin kayo magbase sa size para sa mga African Labbies natin. So, ayun sa akin. Kapag maliit, cock. Kapag malaki, hen. Then, dito na tayo. Tumutok na tayo sa mismong topic natin na maling pag-ibig. So, eto. Panoorin nyo tong video na to. Legit na. Yan na. Perko po. At ayun nga, no. Pinalitaan tayo ng may-ari ng ibon na may itlog na pala yung kanyang parakeet ex African lovebird. So, hindi nakakapaniwala, 'di ba? Kasi maling pag-ibig nga eh. At oo, syempre, alam namin na mali talaga yung ganitong pares na nakasanayan natin. Tipong parakeet tapos ipapares mo sa African lovebirds. Oo, alam ko maraming against doon kasi hindi 'yun yung tama. Pero syempre, alam naman natin na kasi para sa atin, kapag alam natin na mag-aalaga lang tayo, yung tipong wala tayong balak na magbenta ng ibon, okay lang na mag-alaga ng mga kahit ano, na tipong ganito, na parakeet ex-African lovebirds. So okay lang to para sa nag-aalaga lang. Tapos sa mga, syempre yung mga gustong magbenta ng magagandang ibon, syempre doon lang tayo sa mismong tamang process, tamang breeding. Pero sa ngayon, yung nag-aalaga nito, syempre, respetuhin natin siya kasi ayun ang gusto niya. Ayun yung nangyari sa kanyang alaga. Hindi naman niya sinasadya, hindi naman niya pinilit yung ibon na huwag pumares. Kasi syempre, kapag ang ibon ay nag-partner, syempre, aalisin mo pa ba? Tapos, kapag inalis mo, tapos binigyan mo ng panibagong kapares, papares pa ba sila? So, ayun yun. Kung alam nyong nagpares na yung ibon nyo, ayan na yung bakit nyo pa ibubukod kung maghihintay ka na lang. So, sa may-ari ng African lovebirds at parakeet na to, ay maraming salamat sa pag-update sa amin sa maling pag-ibig. So, kapag itong itlog na to ay napisa or naging fertile muna, or kung naging fertile tapos napisa, babalitan ulit niya tayo para malaman natin kung ano yung itsura ng magiging inakay ng maling pag-ibig na to. So salamat sa mga sumusuporta. Hanggang dito na lang muna ang ating video.
Kung nagustuhan niyo itong video, bigyan niyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin niyo lang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. At sa mga gusto pa lang sumali sa aming Facebook group, ito lang po ang aming Facebook group. At ang link ay nasa description below. Okay, mag-shoutouts muna tayo. Okay, shoutouts tayo. Shoutout kay BLN Santo Niño, Ruel Maranan, Bunboy. Shoutout kay Bunboy Barcenas, kay Sean Andre, Carlito Amado, Francis Manoy, John Dave De Jesus, Julius Villa, Ivan Rafael Peralta. Shoutout din kay Jerome Bauzon, kay Michael Caranto, kay Jace Perez, kay Joshua Wage, kay Kevin John Agravante, kay Dan Marinete, kay Yvonne John Bautista. Shoutout din kay Chuchi and King. Shoutout din kay Zenjo Castillo, kay Jansen Pascua, kay James Clark Ramirez, kay Rosel Mariel, kay Inigo Capablanca, kay Carlito Amado, kay Mark Cleon Escarie, at kay Jendel Corpus. Salamat sa mga sumusuporta, at kung gusto nyo magpa-shoutouts, comment lang po kayo, at kapag may mga tanong pa po kayo, comment lang po kayo at sasagutin natin yan sa kada video natin. So salamat ulit sa mga sumusuporta, mag-ingat pong lahat, and we'll see you on the next video.